from yellow, magiging puti yan. Papuputiin natin yan. Legit. So, without further ado, let's go! Hey, what up? It's here, back at it again with another video. So, iibahin lang natin yung vlog natin ngayon. Matatagalog tayo nga. Kasi, sarap in sync nung last vlog ko na okay, shoes, dito. Hindi mo pa napanood, panoorin mo dito. Lagi ko dito yung link. Tatagalog tayo ngayon kasi gagawa tayo ng tutorial para mag-restore ng sapatos. Most common issues sa mga sapatos, shoes, or sneakers natin is yung paninilaw ng sole. Ito. Ito yung sole niya, di ba? As you can see, dilaw na yung sole niya. By the way, yung shoes nga pala na gagamitin natin is yung Air Force 1 Triple White. So, yun siya Triple White kasi may yellow na sole na siya. So, ang gagawin natin, ibabalik natin yung kulay niyang puti para mapanindigan yung pala niyang Triple White, di ba? Okay. So, from yellow, magiging puti yan. Pagpuputiin natin yan. Legit. So, without further ado, let's go. Ang gagamitin natin product ngayon is, actually, meron kasi mga product na, no, yung malalaking brand ng shoe cleaner na para talaga dito sa yellowing sole ng shoes natin. Pero, sa tingin ko, medyo mahal. Di kaya ng budget natin yon. Mga nasa 350 or 250 yata. Yung Sole Sauce Shoe Express na intended talaga para sa pagpapaputi ng sole ng sapatos. So, tayo, medyo nagtitipid. So, sa mga hindi nakakaalam, merong mas murang tapos legit na pampaputi ng sole ng sapatos natin. Ito ang tinatawag na oxidizing cream. Yung oxidizing cream is more on ano siya, yung ginagamit na bleach para sa buhok. So ito yung brand na gagamitin natin. So, yeah, ito yung ginagamit na oxidizing cream. Ito yung gagamitin natin para paputiin tong yellowing sole na part sa shoes natin. So ito yung gagamitin natin para paputiin yung sole ng sapatos natin na madilaw. Okay, so, let's go! So, first, kung medyo madumi yung sapatos nyo or medyo na may alikabok, yung sapatos natin is punasan nyo muna ng basahang pamunas or towel. So, yeah, wait ko ating tubig. Meron tayong tubig dito. So, babasahin nyo lang yung ano, towel. Ano lang. So, pagpupunas ng sapatos natin bago natin paputiin yung madilaw na sole ng sapatos is ano lang, paglilinis lang para kapag na-restore na, siyempre malinis, diba? Yeah, pupunasan mo lang para matanggal yung mga likabok na nakadikit. Nyo mapunasan yung dumi, tagal yung alikabok, punta na tayo sa next procedure, ang pag-a-apply ng oxidizing cream dito sa dilaw na sole. Gagamitin natin pampahit is lumang toothbrush lang. Lalagyan mo na yan dito. Tingin ko kapag mas marami yung nilagay, mas mapapaputi ng oxidizing cream yung dilaw na, yung paninilaw ng sole natin. So I suggest na medyo marami yung lagay niya. Baga dalawang coating yung ilagay niya para mas epektibo. Siguraduhin niyo lang na nalagyan lahat ng mga yellow na part para no hassle. Okay, so after malagyan ng oxidizing cream yung sole ng sapatos, the next step is babalutin natin ng plastic cover. Pwede din ano, yung ordinary yung cellophane lang or pero mas maganda gamitin yung ano, food wrapper. Babalutin lang natin 'to. Babalot yung ano, yung shoe, siguro ganyan lang na singaw or walang
hangin na nakapasok. And next step, ibibilad natin siya sa init. So ngayon, gabi ngayon, walang init ngayon. So babalikan natin to bukas. So let's see kung anong result, kung epektibo ba talaga siya. So let's go. What tomorrow? Okay, so finally, titingnan na natin yung result. Kung epektibo ba talaga yung ginamit nating oxidizing cream or hair bleach na ginagamit para sa buhok. So, kukunin ko lang yung sapatos. Okay. So, ito na siya ngayon. Titingnan natin. After mabilad sa init, for the whole day na pagbibilad sa init, titingnan natin kung legit ba talaga yung ginamit natin na product. So, let's go! So, ito na yung shoes. Shoes. So, sa tingin ko naman, epektibo yung ginamit natin na produkto, yung hair bleach or oxidizing cream na tinatawag from yellow to white. So, as sa napansin nyo, meron pang mga spot na medyo hindi natanggal yung yellowish. Ganito kasi yan, isang buong araw ko lang binilad to. Imagine, isang buong araw lang, ganito na agad yung result. So, much better kung the more the time na binibilad nyo yung shoes nyo sa araw, the more na mas effective yung process ng pagpapaputi ng pato. So, para sa akin, satisfied na ako sa naging outcome ng pagpaputi ng sole ng shoes natin. So, itatry natin sa pa. So, let's go! Few moments later. By the way, meron din pala akong isang restore, tinry ko kung epektibo ba siya sa ganitong sole. Para kasi siyang gum sole. Pero yellowing sole na din siya. Tinry ko dito sa isang shoes ko, off-white na Air Force One. So, I don't know kung legit, pero don't hate me on this kung fake man tong shoes na Air Force One. Gusto ko lang yung shoes. So, ito lang isa yung tinry ko muna. Kukumpare natin siya dun sa isa na di ko pa nilagyan ng oxidizing cream. So, ito yung finished product. So, ito yung tapos ko na nilagyan ng oxidizing cream. So, tingnan nyo muna. Kukumpare natin sila dun sa isa na hindi ko pa nilagyan. So, makikita nyo yung difference nung kung epektibo ba or hindi. Kaya na bahala mag-judge. Finish product natin, itong nasa taas, and ito yung nasa baba na hindi ko pa nilagyan. As you can see, meron talaga difference. So, masasabi ko na epektibo talaga yung ginamit natin na product. So, ito try natin siya sa pa. So, sa conclusion ngayon, epektibo yung ginamit natin na brand sa papaputi ng sapatos. So, ito oxidizing cream or Bremod na brand na ginamit natin. Nabibili to sa mga, natitinda ng hair chemicals. Try nyo hanapin sa Watsons. Or sa supermarkets. I'm sure, super legit pampaputi ng yellowing part ng sapatos. And I suggest na gamitin nyo to. So, ito yung nga pala guys, merong mga gusto magpa-shout out. So, shout out natin sila. Big shout out kang Eniseas Nakila. So, shout out sa you bro. Lenzer James P. Leonor, Matthew Lamy Sumalon, shout out sa mga bro. Clifford Gonzaga. So I think that's the end of our vlog. So, if you find this tutorial helpful, kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon or nakatulong man sa iba dyan na pinoproblema yung madilaw na sapatos, kung nakatulong sa iyo itong video na to, click like, click the subscribe button, and click the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. So thank you for watching guys, and
Squeeze out.